Matapos kumalat sa social media ang iba't ibang footage na ginawang sabay-sabay na paglusob ng puwersa ng Philippine National Police Special Action Force at ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ, bumaha ang batikos laban sa kapulisan. Kahit hindi mga miyembro ng KOJC, justisya rin ang sigaw ng mga kapwa Pilipino dahil sa lantarang paglabag sa karapatang pantao ng mga otoridad. Sa kanyang pinakabagong pahayag, araw ng Huwebes, Hunyo 13, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na para sa mga miyembro ng KOJC at lahat na nagtataguyod ng batas, ang araw na Hunyo 10, 2024 ay maituturing na araw ng labis na kasamaan. Aniya, ang mga armadong batalyon ng PNP SAP at ng CIDG ay nagsagawa ng paglusob sa iba't ibang compound ng simbahan sa Barangay Buhangin at Tamayong Davao City, sa Glory Mountain, Quezon's Baptismal Resort, Samal Island at sa Kitbok Compound sa Malungon sa Rangani Province na halatang sabayang ginawa ang pagbibigay ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Sikibuloy. Maliban anya sa over-publicized arrest warrants, ang mga otoridad na lumusob ay hindi nagpakita ng anumang search warrant sa lahat ng ari-arian ng simbahan na sinalakay ng mga otoridad. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas, isang overkill o pagmamalabis. Kaya naman ayon sa dating Pangulo, ang kilos na ito ay hindi maaring palampasin. Bagamat ikinalungkot ni Duterte na panagutin sa batas ang mga sangkot na otoridad dahil na rin sa malaking suporta nito sa kapulisan at sa datahang lakas ng Pilipinas, dapat niya itong gawin bilang administrator ng mga ari-arian ng simbahan. Kaya naman iniutos na ni Duterte na maliban sa paghahanda ng mga affidavit ng mga lahat ng mga miyembrong nasaktan at natroma sa masaklap na insidente, inuutos na rin anya ang pag-imbentaryo ng mga ari-arian ng simbahan na nasira. Nagpaalala din si Duterte na hindi lamang sa simbahan, kundi pati na rin sa mga opisyal ng batas na magsagawa ng naaangkop na aksyon dahil ang nasabing paglabag ay naipakita sa social media sa buong mundo at nagpakita ng maling mensahe na ang bansang ito ay naging isang police state o estado na kontrolado ng pulisya na walang respeto sa batas at mga institusyong panrelihiyon. Binigyan din naman ng dating Pangulo na bagamat nagawa na ang pinsala, naroon ang pagkakataon na itama ang mga pagkakamali na dulot ng pagyurak sa mga batayang karapatan sa pagsasagawa ng iligal na paglusob sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga lunas at legal na remedyo na ayon sa batas. Binanatan din ni Duterte ang kasalukuyang administrasyon. Anya, ang masaklap na obsession o pagkahumaling ng administrasyong ito na gawing masama si Pastor Apollo Sikibuloy kahit hindi pa siya nahahatulan ng korte ay isang malinaw na maniobra upang ilihis sa atensyon mula sa totoo at lumalalang krisis sa bansa na dulot ng korupsyon, kawalan ng kakayahan at pang-aabuso ng kapangyarihan. Mabigat man daw sa kanyang puso, kailangan niyang umaksyon laban sa mga responsable para sa sabayan at illegal na raid. Ang batas anya ay dapat na ipatupad. Sa huli sinabi ni Duterte na ang nangyayari ay dapat na magsilbing babala at aral sa lahat ng sumusunod at nagpapatupad ng illegal at labag sa batas ng mga utos dahil mayroong malubhang kahihinatnan ang bulag na pagsusunod. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.